Welcome pong muli sa aking channel. This time ang ipaglilingkod ko sa inyo ay may kinalaman pa rin sa aking pagluluto. Siyempre kasama sa ginagamit natin ay ang gulay. Ay naku, grabe, napakamahal ngayon ng gulay sa palengke. Kaya napauwi muna ako ng probinsya sa Zambales para makatikim ng lutong gulay ng nanay ko. Sa aking pag-uwi ay dumaan ako sa farm ng aking kaibigan. At laking gulat ko sa bumungad sa akin. Isang napakagandang hardin na punong-puno ng tanim na gulay. Ang nakakatuwa dito ay very artistic ng kanyang hardin. So, tara na. Ikutan na natin ang hardin ni Kabaste, ang aking kaibigan. Hindi nyo na itatanong, si Kabaste or Professor Oscar Sebastian ay former professor ng University of the Philippines noong dekada 70. Tagal na nun ah, uugin pa ako nun. Siya ay naging professor ng Archaeology at Anthropology under the course of BA in Archaeology with Master's and Diploma in Archaeology. Pagkatapos ay nag-migrate sa Amerika. At ilang taon pa ang nakalipas ay bumalik sa ating inang bayan. Siya ngayon ay kasapi at isa sa mga tagapanguna ng samahan ng mga magsasaka sa bayan ng San Felipe. Subalit dahil nga sa pandemic, bawal lumabas ang mga kasing edad niya ay minabuti niyang itoon ang kanyang oras at panahon sa paghahardin. Kapanayamin natin ang may-ari ng napakagandang hardin na ito. Professor, magandang araw sa iyo. Nakita ko napakaganda ng garden mo ha. Siyempre, nakita ko technicolor pa. At saka nakita ko mga ano 'yun, mga used na mga bote, na mga plastic bottles, mga soda. Oo. So mga PET bottles siya. So sir, ano, bigyan niyo naman kami ng mga kaunting mga tips or anything na para magbigay na inspirasyon sa mga kababayan natin na gusto ring magtanim ng mga gulay sa kanilang bakuran o sa likod bahay.
Simple lang naman, sir, eh. Ako, bilang senior citizen, hindi na gano'ng nakakalabas. Imbis na bumibili ng mga containers para sa aking mga gulayan, nakita ko dito sa bukid ko na maraming basura ng plastic. Eh, hindi na kinakalakal ngayon ng mga magbubuti kasi yun na nga, tinigil nila ang pagbibili. Kaya naisip-isip ko, kumuha ko ng idea sa internet at nung nakakuha ko ng idea, I improvise on them. At yung iba, kopyang-kopya. Pero, ang tema kasi ng garden ko, sir, eh, kung, recycling and save the environment. So, dahil ako ay isang environmentalist at nagtatanim din ako sa mga bulubundukin na mga kalbo, dito rin, ang inspirasyon ko dito ay talaga na gamitin yung mga, lalong-lalo yung mga gamit ko sa bahay na napaglumaan o dili kaya basura na, kalkal yan, para magamit din somehow sa pagiging container ng mga halaman ko. Ayan. Okay, thank you sir sa ano, napakahalagang mga information na binibigay mo sa amin at sana ay maibigan to ng ating mga viewers at gamitin din nila yung kanilang mga basura sa likod bahay para magtanim. Katulad niyo yung pandemya, mahalang bilihin, mahalang gulay. Kaya malaking tulong ito sa na-share mo sa amin. Hanggang sa muli, paalam!